Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Paki-hit na rin po ang notification bell upang updated kayo sa aking mga bagong video upload. Ipapakiusap ko din po sa inyo na sana ay suportahan niyo pa ang iba pa naming channel. Please like, share and subscribe to Geo Japan Virtual Tour Channel, Halamang Gamot Channel, at ang pinakabago ay ang Chiba ASMR Ambient Sounds. Welcome po muli sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Tunghayan po natin ngayon ang mga swerte at malas na mga paniniwala tungkol sa bahagi ng katawan ng isang babae. Maswerte kung ang baba ay mabilog, makinis, malambot at tama lang sa laki ng kanyang mukha ang size ng baba. Kung mataba at korteng apa ang baba, karaniwang mainiti ng kanyang ulo at laging napapaaway. Ang babaeng may mahabang baba ay malapit sa tukso at materyosa. Good luck ang may mapulang dila. Kung nangingiti man dila, siya ay selosa, mataray at inggitera. Sakiti naman kung puti ang kanyang dila. Kung magaspang ang dila lalo na sa dulo, siya ay madaldal at mahilig manira. Malas ang may mahabang dila. Ang leeg na malaman at malambot ay mababaluhin. Childish ang may maikling leeg. Yayaman ang babae kung may tatlong guhit ang kanyang leeg. Tuso at palaaway ang babaeng may malagong boses. Suswertehin ang may maganda at malambing na boses. Maswerte kung mapula-pula ang ngalangala. Maswerte ang brasong walang balahibo. Makinis, malambot, maganda ang hugis, hindi mataba, hindi payat, tama lang ang size. Malas ang brasong maikli. Magiging miserable ang buhay kung maugat ang braso. Magiging mababaluhin o napapahiwalay sa asawa ang babaeng mabalbon ang braso. Nagdadala ng swerte ang pusod na malalim. Kung mabalbon ang baywang, palatandaan ito na mabilis matukso ang isang babae sa tawag ng bawal na pag-ibig. Magiging mayaman ang babae kung malaman ang kanyang likod at mahaba ang backbone. Maswerte rin ang tuhod na malaman. Magtatagumpay sa buhay ang babaeng may mamula-mulang paa, katamtama ng size, malaman, maganda ang hugis. Matigas ang ulo ang babaeng mas mahaba ang second toe kaysa hinlalaki, pero siya ay yayaman. Magiging matandang dalaga kung sobrang maikli ang second at third toe. Mayaman ang mapapangasawa kung bilugan ang mga daliri sa paa. Kung maikli ang mga daliri sa paa, maikli rin ang kanyang buhay. Kung ang daliri ay kularang o magkakahiwalay, mayroon siyang tendency na magtaksil. Kung ang ulo ay mabilog at maliit o singkit ang mata, makapag-aasawa siya ng mayaman. Mahaba ang buhay at magkakaroon ng maraming anak. Kung mahaba ang buhok, mahaba ang mukha, malaki ang mata at malaki ang bibig. Dalawang beses mag-aasawa kung ang buhok ay mahaba, balbon sa balikat at kayumanggi ang kutis. Yayaman siya pero mauuna siyang mamatay kaysa kanyang asawa kung ang mata niya ay blue at ang kutis sa buong katawan ay mamula-mula. Kung maliit ang mata, kamay at pandak, mahilig sa good time at sex. Kung mabalbon sa noo, baywang at tiyan, maagang mabibiyuda. Kung mabalahibo sa mukha, baba, tenga at lips, siya ay walang kahihiyan at magiging magulo ang buhay. Hindi mapagkakatiwalaan at mahilig sa sex kung lumalabas ang dimple sa pisngi habang nagsasalita at ang daliri sa paa ay matataba. Yayaman ang babaeng manipis ang labi, maliliit pero makintabang ngipin. May manipis at maliit na kamay at malambot ang palad. Kung ang labi at dila ay mapula, malambot ang katawan, siya ay matalino, magiging mayaman at titingalain ng madla.
Kung may nakikitang nangingitim na ugat sa kanyang dila, balakang at paa, ang babaeng ito ay magdadala ng kamalasan sa lalaking mapapangasawan niya. Malaki ang katawan at malaki ang palad, resourceful at talented. Malaki ang katawan pero maliit ang palad, hindi marunong humawak ng pera. Petit o maliit ang build ng katawan na may maliit ngunit makakapal na palad, maganda ang kapalaran. Petit na maliit at maninipis na palad, metikulosa at hindi gaanong umaasenso ang buhay. Petit na may malalaki, makakapal na palad, maswerte sa pera. Petit na malalaki, ngunit maninipis na palad, karaniwang naghihirap kaya kailangan kumayod ng mabuti. Refined person o edukada, magalang makitungo sa mga tao, na magaspang at manipis na palad, yayaman sa umpisa, ngunit maghihirap pagsapit sa pagtanda. Refined person na may delicate palms, yayaman at magiging prominente. Tabachoy na walang gap sa pagitan ng mga daliri kapag nakabukas ang palad at magkakadikit ang mga daliri, mabilis humanap ng mapagkakakitaan. Tabachoy na may makikitang gap sa pagitan ng mga daliri, mas malaki ang ginagastos kaysa sa kanyang kinikita. Palad na mamula-mula at malaman, healthy at magaling humawak ng pera. Yellowish at dry ang palad, bad blood circulation at mahina ang kanyang digestive system. Nangingitim ang gitna ng palad, delikado ang buhay. Bluish na palad, may problema sa kidney. Ilan lamang po ito sa mga paniniwala na maaari nating paniwalaan at maaari din namang hindi. Palagi po nating tatandaan na ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa poong may kapal at maging positibo sa ating buhay.